magsalud po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Sumainyo ang kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakilang walang maliw noon ngayon at kailanman, tapat kanino man na di nagmamaliw. Totoo kung magturan, may takda siyang binibigay. Kaya't kung ang lahat ay sa kanya mananahan, takda ng paglayay kanilang kakamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Bakit ka nga ba sumasamba? Dahil nagtitiwala kang may Panginoon ka. Bakit ka nga ba nananalangin? Dahil nagtitiwala kang may Panginoon ka. Bakit ka nga ba gustong magbago? Dahil naniniwala kang may Diyos na nagpaparusa. Bakit nga ba nagsisikap kang makasunod sa Kanya? Dahil alam mo, sapagkat siya'y Diyos, nais mo siyang kilalanit, sambahin sa katotohanan. Bakit ka nga ba maglilingkod pa? Maari namang manalangin ka lang pala'y sapat na. Ngunit hindi yaon ang matwid na katwiran, kailangan mong kumilala sa Ama na may kalakip na gawa ka. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Kaya ang mga nagnanasang paglingkuran ay siya, pinagsisikapan nilang makatugon sa panawagan niya. At ang panawagan niya ang siyang silbing susi para ikay mamulat sa katotohanan kapag tumalimat sumunod ka. Sapagkat ang lahat ng kanyang nasa ay aalamin mo kung ano ka at sino ka para sa kanya. Kaya't kapag ikay nakinig sa kanya, matuturo niyang lahat ng mabuti sa buhay mo. Kaya't halina, mga minamahal ko, walang ituturo na ikasasamat, makasasamat, makapagpapahamak ang bawat isa sa bawat isa na anak ng Ama. Kaya't kung ang lahat lamang ay magtutuo ng pansin sa Kanya, matututunan nila kung anong hiwaga niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa Roma. Ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar.
Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin. Pagpalain at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak. Makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo sa loobin. Huwag kayong magmataas, kundi makisama sa mga aba. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Huwag ninyong gantihan ang masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Ang may pandinig ay nakarinig. Paano mo magagawa ito kung damdamin bilang tao ang siyang pinananaig mo na mahirap para sa iyo? Sa damdamin mong bilang tao, kung di dadamhin niya ang ama, paano mo mararamdaman ang pag-ibig niya upang sa iyo ay makilala? Paano mo makikita ang mga hiwaga niya kung di mo tutuntunin ang liwanag ng buhay? Na sa iyo ay alay at mithingin niyang kamtan, na sa inyong mga anak niya ay kumilalang tuwiran. Kaya't kayo naman na nagnanasang siya'y paglingkuran, magalak nga kayo't magbunyi sapagkat kayo ay magpaparangal sama. Na kung papaano niyo siya pinararangalan, ikinatuto at kinalulugod niya ang gawa naman ninyong kinalugod at kinatuwa niya, kayo mismo ang magagalak ding ganti niya'y di kailangan nasabihin. Sapagkat mismo sa inyong kalooban, doon ito numunukal. Kaya't kayo mismo ang magpapala at magtatagumpay sa lahat ng layuning mabuti pawa sa layuning ito ang gawin at tugdin ng mga kumikilala at sumusunod sa Kanya. Halina kayo mga minamahal at iniibig kong tapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramanehanam, nekkaramanehanam, nekkaramanehanam. Alala umbaga, sumisilay ang liwanag, nagbubukas ang kalangitan para sa araw upang masilayan sa alapaap kung paano magbukang liwayway. Subalit ang kaloob-looban at kataas-taasang langit na paroroonan, walang makasasaksi at makakakita kung paano ito'y buksan. Upang doon ay itahan at pumaroon kaluluwang taglay kasama't kapiling Espiritu Santong kinailangan ng buong buhay. Kaya't kung ang lahat ng tao'y tatamasahi buhay na Ama, mabubuhay ang pag-asa, mabubuhay ang ligaya. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nekkaramanehanam, nekkaramanehanam, nekkaramanehanam. Maliwanag ang katotohanan. Ang damdamin ay naiiba. Mababago't mababago kapag Ama ang tinanggap. Sapagkat sa damdaming siya'y papasok at mananahan, makapangungunat, makapagahari sa puso mo'y siyang titibok, magpapatibok, aaliw at magpapaaliw kusa. Sapagkat siya ang tagaaliw ng bawat naninimdim, tagapagpalakas ng bawat nanghihina. Kaya't kung tuwirang siya'y kanamnamin, mararamdaman sa kaibuturan ng kalooban, wagas niyang pagmamahal, kaya't ikay maaliw man din. Nekkaramanehanam, nekkaramanehanam, nekkaramanehanam. Buhay ba ang Diyos? Huwag kayong magkaroon ng sagutin kaninuman, liban sa sagutin tayo'y mag-ibigan. Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Buhay bang Ama! Yaw na nga ang pawang katotohanan kapag tinanggap mo'y pagmamahal. Kung paano mo ito na ibabahagi kanino man, Ama ang iyong pinananabikan na kamtan. Sapagkat kung paano mo na ibabahagi ang pag-ibig na yaon, patuloy mong ninanamnam at nararamdaman, pag-ibig niyang sa iyo ay binuhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramanehanam, nekkaramanehanam, nekkaramanehanam. Alala umbaga, magmithi kang kilalanin siya at pakikilala naman siya. Magnasa kang paglingkuran siya.
mararamdaman mo pag-ibig niya. Sapagkat habang naglilingkod ka sa kanya, napapadama niya kung paano kalingain ka. Kaya't ang pagkalinga niyang tapat sa iyo, iyaw nang bubuhay ng iyong pag-asa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamanihana, nek karamanihana, nek karamanihana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sabi nga, pagbilang tao ka, hindi mo alam kung saan mo sisimulan ang paliwanag mo sa kapwa mo tao. Na kung papaano ikaw ay naglingkod at papaano ka gustong maglingkod. Bakit? Sapagkat siya yung gunita, kung minsan halos nalimutan mo na yung unang simula. Ngunit, ang damdamin mong patuloy na binubuhay ng Ama, yaon na lamang ang patuloy na pinakikiramdaman mo kung paano ang damdaming iyon ay hindi sa iyo nawawala. Sapagkat napakasarap ang damdaming binuhay niya't iniba noong una kung paano ikaw ay hindi ganap at lubos pa sa kanya. Sapagkat patutoong nananalangin ka ngunit di mo siya maramdaman, tumatawag ka ngunit hindi mo siya marinig, at nang makita mo kung paanong hiwaga niya nang ikay mapili niyang hirangin at sumunod ka naman, doon ang pasimula kung paano siya nagpakilala sa iyo. Kaya sa maraming hiwagang saksi ka na napatupad niya sa bawat araw sa kapwa mo kung paano ikay ginamit lamang, yan ang nagsisilbing lakas mo naman para patuloy siyang paglingkuran. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya nga't maliwanag na dapat ninyong gawin ito sapagkat alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y magsimulang manalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya. Sa pagpapakasawa, sapitan ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan, ang Panginoong Hesukristo ang pagharin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Maliwanag ang bilin. Huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Ano ba ang nasa ng laman? Mundo, kabunduhan, bagay, kaaliwan na hindi kalugod-lugod sa Ama. Kaya't ang pananaw ng iba ang nagsasakripisyo yung mga martir, mga tanga, mga hindi totoo yan. Subalit kapag binaybay mo ang banal na aklat mula unang tipan at bagong tipan, wala kang makikita doong mga lingkod nagpasarap. Subalit, hindi man sila nagpasarap at di man sila nagmithi ng makasinlibutan at makalaman, ang ligaya naman nilang nasumpungan ay walang kapantay. Kaya, ang mga nagmimithi ng tunay na kagalakan at kasiyahan, ang sarili nila'y nilalagak at binibili sa Ama, maging ang kaluluwa nila, sapagkat alam nila, kapag nilagak mo sa Ama ang buhay mo, kaluluwa at katawan, siya ang mangunguna, siya ang makikilala mo, hindi ang bagay, hindi ang sanlibutan. Subalit, dahil anak ka niya, hindi niya gustong ikay gumutom, magutom, hindi niya gustong ikay maging lupad, maging kahabag-habag, kaya naman, siya ang kaparaanan at pamamaraan upang kamtin mo rin naman ang tulad sa nakakamtan ng kapwa mo na kaligaw at makasanlibutan.
Buhay ba ang Ama? Sapagkat kapag nasuri at binaybay, mas higit ang kasiyahang nakamtan ng sa kanya'y sumunod, sa kanya'y tumupad, kaysa ang sinunod ay sarili at ang sanlibutan ang kanilang hinanap. Sapagkat iba ang kaloob ng tunay na Ama kaysa nag-aama-amahan na sanlibutan upang ika'y aliwin at libangin, matukso at maagaw. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramanehanam. Buhay ba ang Diyos? Sabi nga ng isang lingkod sa ibang bansa, bakit kaya po ganun? Noon, nung ako'y bilang tao pang maraming ninana sa maraming nasang kamtin, hindi ko pinanghinayangan ang mga bagay na ito na kaliit na halaga, libo-libo kung kwentahin mo. Na ngayon naman ay parang ayaw ko na. At kung ito naman ay nakatabi, wala nang saysay, wala nang kwenta, siksika na, wala ring halaga dahil nabili mo na yan, hindi na maibabalik sa dating presyo. Noon, hindi ko naisip yun na po. Parang ang panagay ko noon, kapag nabili ko yun, maligaya ako, masaya ako. Bakit ngayon? Minamasdan ko, wala akong gusto at hindi ko na magustuhan. Parang gusto ko ipagtatago na lahat at ipamigay. Ngunit, paano ko naman ito, Apo, ipamimigay? Sino naman, Eka, ang gugusto sa... Opo, pamimigay ko dahil ayaw ko na. Ibibigay ko naman doon sa tutuksuhin ko para gumusto siya. Tama po ba, Eka, ang gagawin ko? Parang sa akin ka ako, pag binigay mo yan, ayaw ko na rin. Kasi ka ako rin, ngayon eh, sabi ko, ba't ko ba pinagbibili ito? Eh, siguro ka ako, tanungin mo yung may gusto. Pero Apo, sabi niya, kung kalooban ng Ama, sabi niya, kapag pinagbili ko at nabili, siguro malaking maitutulong. Sagot ko naman, paano naman yung mga anak mo? Eh, wala nga po rin hilig eh. Isang paglilinis pang karami kung kinakalikot. Isipin mo, isang figurine na ganyang kalaki, magkano halaga? Alam niyo po, hindi po ito pagyayabang. Kaya lang, ito binabaybay sa akin at pinakikita eh. Nung nandun po kami sa Benicia, dinala po kami sa paggawaan ng mga Swarovski ba? Nag-demo. At dun sa mga ginagawang mga pan-display na babasagin na pitchil lang, may kasamang baso, tanungin mo kung magkano halaga. May 300,000, may 500,000. Huh, sabi ko, gusto kong mabuwal. Sabi niya, lumibot pa po Eka kayo, sabi. Lumibot kami. Nakatungo po kami sa isang salamin. Euro ang halaga. Kinumbert ko sa pera. Ganon? Diyos ko po, kako. Ama,
Mayroon po bang nagsasalamin na milyon ang halaga? Hindi sila naawa sa gutom na tao? Salamin lang, milyon? Yan ang mundo, anak. Kaya nga, magnilay ka. Ayoko pong pumasok dun eh. Kaya lang sabi nila, huwag mo ikang sayangin na po ang araw mo, magsaya ka naman. Masdan po natin, sabi niya. Sabi ko naman, eh anong gagawin ko doon maglalakad? Di makako ako bibili. Wala akong pambili. Nangusap ang espiritu, sadyang dinala kita dito, anak, upang masdan mo ang mundo. Ito ang kinasasabikan at minimithi ng mga tao. Ngunit gaano man ang siksikin mong ganito halaga ng tahanan mo't lahat ay kayang bilhin mo, mabibili mo ba ang kaluluwa mo? Hey? Hindi nga po. Ngayon, may tinanong na isang napakaliit lang parang daga. Eh, siyempre ang salita nila ay German. Interpreter ang nagsalita. Tinanong kung magkano yun. Diyos ko at ama ko, yung ganong halaga, 20 men. Convert mo sa Philippine money, daga kako, 20 men. Nakakabusol pag hindi ka sanay sa yaman. Hindi bali na ako sabihin tanga kako, namangha ako, hindi dahil ako'y tanga, kundi 20 men, daga. Maliit yung tutik na tinatawag. Hindi dagang malaki, ha? Tutik yung bagong panganak. Ganon kalaki. Eh, bakit ka ako? May kahalo po kasi kang ginto yan eh. Ah, ganon. Eh, pag nilagay mo pala yan sa tahanan, dapat eh laging sarado bahay mo, baka nakawe. Yan ang pasubali ko, Constancia. Alam niyo po, kaya lang naman nagmimithi ka dahil yun ang damdamin mo. Kaya lang naman yun ang damdamin mo dahil tao ka eh. Ngunit kapag sa espiritu, wala kang damdamin at wala kang gustong ganun tao eh. Nagagawin mo yun, bibilin mo yun. Ano po ibig sabihin? Sadyang niloob ng Ama na maraming pang-akit sa mga tao upang maakit ang tao sa mundo at maligaw, mawalay sa Kanya at malayo sa Kanya. Kaya't ang mga tao, batid na batid niya kung ano layunin at damdamin. Alam niyo ba, mga minamahal ko, maging ang pagkain ay tukso rin, pang-akit din. Ngunit sasabihin ng tao, masarap yan, kalusugan. Ang tanong, minithi mong magpakayaman, nagmithi kang yumaman, pagkatapos dahil lang ba dun sa bagay na yon, kaya ka nagmimiting, ikaw ay yumaman? Hindi mo ba miniting ikay umaman para ang pagyaman mong iyan ay manamnam mo kung anong sarap ng buhay at maramdaman mo kung paano magmahal ang Ama at ipadama mo naman sa iba, hindi para magtamasa ka ng kahidhiran mo sa bagay. Kaya naman, kapag ikay naging hidhid na wala na sa espiritu, ang katawan mo'y nagdurusa naman sa bandang huli. Sapagkat ang makatala at maliwanag na nakatala, basahin nyo kayong mga nambabasa ng Biblia. Nandito naman yan. Ang sabi, ano? Nakamtan mo na ang lahat ng yaman at sarap sa mundong ito. Ano pang hinihintay mo? Nagantimpala ng Ama para sa'yo. Tinamasa mo na lahat ang sarap dito. Kaya ngayon, papasok ngayon yung sinasabing, paano mo naramdaman ng Ama kung puro sarap ang nararamdaman mo, ang nalalasahan mo? Hindi ba't nararamdaman mo ang Ama doon sa kailangan mong ikay gipit, dumating siya? Kaya, ang gawain ito, hindi sinabi sa inyong huwag kayong magpayaman, kundi ang sinasabi sa inyo, huwag kayong malibang sa kayamanan. Sapagkat ang kayamanan pang lupa ay kakalawangin, kakainin ng tanga at maiiwan mabubulok.
Maari nga sabihin ng taong pilosopo at taong hindi makaunawa. Kaya yun ang pinapaliwanag niya. Siyempre, wala siyang yaman, hindi niya alam ang kayamanan . Siyempre, hindi naman niya naranasan yun. Paano niya ang sasabihin masarap ang mayaman? Hindi na minimithi. Lalong hindi na pangarap. Sapagkat, hindi bali nang hindi kamtin ang lahat ng yaman sa lupa. Makamtan mo lang ang yaman ng Panginoon. Siguradong ika'y masaya naman din. Pakatandaan niyo yan, mga mahal ko. Kapag ang damdamin ng Kristo at Ama ang nadaman niyo, oo, masaya kayong may kinakamtan, maligaya kayong may nakamtan, subalit di na kayo nagpapahalaga riyan, kaya't hindi na ninyo pagkakasalahan. Sapagkat, dumarating yan dahil pagpapalat biyaya, ngunit hindi iyan ang pinagtutunan mo ng pansin at pinahahalagahan dahil ang pinagtutunan mo ng pansin ang kaligtasan ng kaluluwa mo. At kahit hindi mo yan tamasahin at tamasahin mo yan kung ang amay nasa puso mo, hindi ka pa rin mawawalay sa Kanya. Kaya't mapapalad kayong mga pinagpala at hindi nawawalay sa Kanya at totoo ang pagkilala niyo sa Kanya at pagmamahal, hindi salita lamang. Kaya nga, sabi nga, kung tunay kang may pagkilalang Ama, iiwasan mo na nga yung paglalasing, paglalango, paglilibang. Ano yung ibig sabihin paglalango, paglalasing? Yung bang ganun, lagok ka ng lagok ng alak? O yung nalalasing ka doon sa pagmimithi mo sa mga bagay, lasing na lasing ang isip mo, lasing na lasing ang damdamin mo doon sa pagmimithi mong mga minimithi mong bagay. Mga mahal, hindi masama ang magnasa, hindi masama ang mangarap. Ang masama sa lahat ng pagnanasa mo ay nagkakasala ka, nagkakamali ka, dahil sa kagustuhan mong kamtin at makamtan nito, kahit na makasalanan ka na, wala ka pang pakialam. Subalit, kung may takot kasama sa iyong pagtitiis, pagbabatabaga, na ang mithiin mo'y lumigay at sumaya sa hindi mo namamalayan, nang ibigay sa iyo ng Amang pagpapala, kung kailan ayaw mo na, at ayaw mo na yan, ayaw mo na yon, doon naman niya pinakikitang gustuhin mo, dahil nakita ko pagbabata mo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kung minsan nakakalumbay, dahil sa pagmimithi ng gayon at ganyan, para lamang maipagmagaling at may maipagyabang, sasabihin ng tao, ano ba? Sino naman ikaw parurusahan? Ikaw ba? Ba't ba ikaw pakialam mo sa akin? Oo nga naman. Bakit mo pakikialaman ang kapwa mo kung yun ang gusto niya? Subalit dahil mahal mo siya at may malasakit ka sa kanya, itinatama mo lang yung mali niyang pangangatwiran at mali niyang kagustuhan. Kaya't kung alam mong tama ka, huwag mo ikahiya. Huwag mong ipagmakahiya. Sapagkat ang nakakahiya, ang magwalang hiya. Buhay ba ang Ama? Maari naman kayong nasa Panginoon, nasa Ama, nasa banal niyang Espiritu, kumakain yung kapwa mo, apritada. Ikaw rin makakakain ng apritada. Kumakain ng kapwa mo, ubas. Ikaw rin makakakain ka ng ubas. Dahil anak ka ng Ama. Kaya lamang ang lahat ng gusto mong kainin, huwag mo namang mithiin sa kasalanan magmula yan. Kundi, sa kabila ng pagmimithi mong gusto mo iyan, alamin mo muna, sa pagmimithi mo ba nito, hindi mo pinagpapalit ang Diyos mo? Kung pinagpapalit mo siya, magnilay at mag-isip ka muna, sapagkat wala siyang kapantay na biyaya at wala siyang kapantay na bagay at salapi. Kaya kung kailangan mo siya, kakailanganin mo ang kanyang salita, kakailanganin mo ang kanyang aral, kakailanganin mo ang kanyang gawa. At upang ito'y tamasahin mo, huwag kang mawawalay sa kanya. Huwag kang kakalimot sa kanya. Ituturo niya lahat ang mainam at tama, ang mabuti at marapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam.
Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Katulad ng mga kaganapan na may magte-text. Nanalo ka eka ng 500,000. Ganun eka. Tawagan mo eka ako. Lagi niyo pong tatandaan kung totoo yung panalo, hindi number ng text, number ng cellphone yun. Lagi niyo pong tatandaan, number lang ng cellphone yun. Dapat kung totoo kayong nanalo, ibibigay ang tamang detalye. Ako eka si attorney ganito, ako eka ganito. Pag tinawagan mo, eh magbigay ka eka ng ano, padalan mo eka ako ng ano, para eka maibigay ko yung ganun, para eka ma... Nagbigay. Nang magbigay, kulang pa eka, bigyan mo pa eka ako ng 4,000 uli. Ganun ba? Alam niyo po, marami ng kaganapang ganito eh. Dapat masugpo na yan. Huwag kayong naniniwala. Kung ayaw niyong maloko, ba't nag-inbut kayo sa milyon? Dapat, sa ganung mga pangyayari, alamin niyo ang katotohanan. Ang PCSO ba? PCSO? Basta-basta lang magte-text o magbibigay sa inyo ng impormasyon para... Tandaan po ninyo yan. Hindi man kayo nag-aral at wala man kayong karunungan, huwag naman ninyong ipaulo sa kapwa niyong ulo niyo, ipaulo niyo sa Diyos nang hindi kayo maloko. Ngayon, kung niloob ng Ama, nanaloko ka ng kapwa mo dahil sa pagnanasa mo at pagmimithi mo para sa kapwa mo, tandaan mo, may balik na ganti. Ngunit, kung sa pag-iimbot sa sarili mo, lugi ka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Bakit po? Bakit ka malulugi pag ang hinangad mo ay para sa kapwa mo? Nakikita ng Diyos kung paano ka niloko ng kapwa mo. At nakita ng Diyos kung paano ka sa pagmimithi mo na tama at marapat. Ikaw rin ang makikinabang sa takdang araw na paglaya. Mga mahal, marami ang gawang hindi tama, marami ang gawang lisya. Subalit may amang magtatama at magtutuwid, sa kanya ka magtiwala, kailan may hindi ka ipapahamak sa sanlibutan. Kundi lahat ng tama at mabuti sa buhay mo, niloko ka man, naloko ka man, may pagbawing magaganap sa buhay mo, kapag siyang kinilala at tinanggap mo, ituturo ang paraan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Sarap yan, galing Japan yan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, Manali. Happy birthday. Amang kinatanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon
magandang yayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari nyo, manali o mang kinatanggapi. Alam lang may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon ang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali o mang kinatanggapin. Lagi niyong tatandaan, lingkod mang naturingan ni Lolo ko bandinyaan, sapagkat sa kabutihan naman ng pagnanasa at paglalayon, na Lolo ko na di alam. Ngunit kapag kumilos ang Ama, ang mga panluloko at niloko, ang naloko, may balik diyan. Ngunit, ang niloko, maasang walang babalik na ganting masama. Ngunit ang nanloloko, sigurado may takda. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, di baling kayo'y naloko, wag lang kayo ang manloko. Di baling kayo ang inagawan, wag lang kayo ang mangagaw. Hindi baling kayo ang nagbigay, mas masarap kaysa laging kayo ang bigyan. Mangarap kayo na balang araw, kayo namang mga binibigyan ang magbigay at mamigay. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Nananalig ba kayo dahil sa pera lang? Naniniwala ba kayo sa Ama dahil sa bagay lang? Mananampalataya ba kayo dahil sa kayamanan lang? Dapat, araw-araw nananalig, nananampalataya at nagtitiwala kayo sa Kanya kahit na ang hiling nyo'y pinagluluwat pa Niya. Huwag kayong manghinawa at huwag magsawa bagkus hintayin ninyo ang takda ng inyong katugunan sa inyong lahat ng kahilingan. Pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? May itatanong kayo? Mga minamahal na tagasunod, mga nagmimiting maglingkod at sumunod, tandaan ninyo, kung hindi lang ang basihan ay ang banal na aklat at ang pangungusap ng Espiritu, bakit nga ba maglilingkod? Subalit, dahil may patutuo tayo at naging totoo ang lahat ng mga pinatutuo na yan, dapat tayong maniwala ang Diyos ay totoo. Buhay ba ang Diyos? Dapat tayong magtiwala na ang Diyos ay may magagawa. Dapat tayong magtiwala, manalig maniwala. Walang katapusang pagtitiwala, walang katapusang pagniniwala na tayo'y hindi pababayaan ng Diyos na dakila. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglayang galak sa puso nyo. Maliwanag niyong kamti ng paghahari ng Ama upang sa pamamagitan ng Anak ay maisalba't mailigtas ang bawat araw nyo makahulagpos ng may galak. Pagpalain kayo, isalba sa lahat ng mga kailangan, sa lahat ng pinagdaraanan, sa lahat ng mga balakid, at sa lahat ng inyong lumbay. Siyang magpalaya, magbigay lugod, galak, kaninuman. Pagpapalay laganap, makamtan niyo nawang lahat. Tayo na po, mga mahal.